So, ayun na nga. On my previous video, nasabi ko na mag-upgrade ako ng mga gamit for my motorcycle rides dahil matagal na nga akong natenga sa pagmumotor, especially nung nag-start yung pandemic natin. So, yun. Even yung motor ko nga, medyo hindi ko siya naalagaan nung time na yun since nakatenga lang siya. So, ngayon, since kailangan ko na bumalik sa pagbabiyahe, nakabili na ako ng mga equipment or yung mga accessories na usually kailangan pagka nagmo-motor tayo. Okay, so not a major upgrade, but yun, mas maayos lang siyang tignan, mas decent looking siya compared dun sa mga gamit ko before. So let's start with the gloves. Bumili ako ng dalawang pares ng gloves para pwede silang alternating. So I got this one from Cypher Moto. So yun, shout out kasi sobrang bilis ng response nila sa inquiries mo when it comes to items, and then yun, malapit lang naman yung tour nila sa akin. Pero yun, kasi umuulan nung time na yun, so pinadeliver ko na lang dito. Sa Facebook ko lang naman sila na search din. Dalawang gloves yung binili ko. Isang yung leather na yellow na usually nakikita ngayon. Yan siya, for classic riding. Yan. And then yung Fast House na gloves din. Hindi siya classic style na gloves, pero okay pa rin siya. Okay siya gamitin. So yun, medyo may pagka-sporty lang. Ayan. So yun, para naman kahit papano is classic themed na tayo. So yun, tugmang-tugma na kay Shuri. Then, the third one is yung balaklava. Medyo important to dun sa topic natin later on, itong balaklava natin. Last but not the least is yung helmet natin. So actually, itong helmet na to is napakita ko na siya dun sa video bago to. Kasi yun nga, nalagyan ko na siya ng mount. So yan din, isa sa nabili natin. Pero yan, yan na yung helmet natin. So magre-retire na tong si ano ko, yung VRM helmet. So both of them are classic style. Pero ito is yung half-face helmet. Tapos ito naman is full-face na. So ayun nga pala guys, wala pa akong proper introduction dito sa mga video ko, and nakailang video na rin ako na na-post. So again guys, I am Ska and welcome to my page, which is the Ska of All Trades. I am a trying hard content creator. I'm posting a bunch of random stuff, jack of all trades ika nga. Pero ang napapagtripan natin ngayon na gawin is yung pagmumoto vlog nga natin, since medyo napapadalas na yung biyahe-biyahe natin. So if you're into motorcycles, bike, gaming, and fitness, so yun yung mga genre ko usually. So just feel free to subscribe to my channel para naman updated kayo kung ano man yung trip kong gawin sa season na to. Now back to the topic. Okay, so our main topic for today is yung wearing a helmet with a dreadlock. So yun, I think meron din akong video kung kailan ako nag-start magpa-dreadlocks, pero nagpahaba rin ako ng buhok for quite some time bago ko siya pinagawa. Then yun na nga, one of the struggles pagka naka-dreadlocks ka is yun, magsuot ng helmet or anything na magkakos ng tension dito sa ulo natin. So before, medium sizing lang yung helmet ko, which is yung VRM nga, pero medyo hindi siya factor for me na lumiit siya kasi nga open faced helmet. So ngayon naman na lumipat na ako sa full face helmet, doon ko na feel yung tightness niya. Large na yung binili ko na Rook helmet, pero yun, medyo may struggles pa rin tayo. So kailangan kong lakihan yung size para may space din para sa buko. So yun din yung kailangan na i-consider na factor eh. One of the main struggles ng mga taong naka-dreadlocks is yung pagsusuot nga ng helmet, caps, or anything na magkakos ng tension sa anit or sa ulo, kahit na yung mga anything na pwedeng i-pull yung buhok pababa. Yan, medyo stressful sa amin yan. Okay, so bakit kailangan maiwasan yung tension sa ulo kamo or sa anit? I have 3 reasons. First reason is yung napaka-obvious, which is yung masakit sa anit, na feeling mo sinasabunutan ka nga, lalo na pag mabigat siya, diba? So yun. Second one is yung dahil nga sa para kang sinasabunutan, pwedeng matanggal yung roots, yung mismong pinagkakapitan nung dreadlocks, yung mga bagong tubong buhok. So yun, pwedeng matanggal yung roots
pwede siya matanggal. And 3, ito yung pinaka-important part na hindi masyadong nadi-discuss, which is iwas na makakalbo ka or mapapanot nga yung sinasabi. So yun, pwede ka bang mapanot or pwede ka bang makalbo pagka naka-dreadlocks ka or braids? Pwede, kung hindi mo siya alagaan or kung hindi mo alam kung ano ba yung mga dapat iwasan, which is ito nga yung dinidiscuss natin ngayon. Hindi lang ito for the dreadlocks or braids or kahit yung simpleng ponytail lang or yung pagtali ng buhok, pwedeng mag-cause na ito. Okay, so ito yung tinatawag na traction alopecia. So yung alopecia, medyo narinig natin siya, medyo naging maboses siya in the past few months because nga dahil dun sa nangyari kay Chris Rock and Jada Smith. I think ito rin yung naging cause kung bakit nga nagkaroon ng alopecia si Jada Smith. So according to Google, traction alopecia is a hair loss that's caused by repeatedly pulling on your hair. So yun, katulad nun, pagka nire-repair kasi or pag dinedreadlocks ka, kailangan nilang i-maximize yung pag-pull ng buhok para ma-ganchilyo nila hanggang dun malapit na sa roots ng buhok natin. So yun, repeatedly pulling on your hair, you can develop this condition if you often wear your hair in a tight ponytail. So yung mga nagpo-ponytail nga na sobrang sikip, then yung mga naka-bun or naka-braids nga, and syempre yung dreadlocks natin, especially if you use chemicals or heat. So it can be reversed if you stop pulling your hair back. So yun yung usual na ano eh, na instance pagka mahaba yung buhok natin, pinupusod natin siya na sobrang tight. So ayan, so kahit na wala pa akong traction alopecia, kung mapapansin ninyo, mataas na talaga ng konti yung hairline natin. So ayan, ako lang naman, kung hindi ba kapanipaniwala yung sinasabi ko, eto, may mga sikat na artist na meron ng traction alopecia, na yung mga sikat na naka-dreadlocks. So eto, papakita ko sila. Ayan, and ayan. Okay, so si Snoop Dogg and Lil Wayne. So bakit? Usually kasi, 'di ba, sila yung madalas na naka-dreadlocks, and then yung dreadlocks nila is hindi pwede katulad nitong sa akin na may mga ganyan-ganyan. Yan. So usually nire-repair nila yan almost weekly or monthly. Dahil nga artista sila, sikat sila, hindi sila pwedeng magmukhang parang gusgusin na yung ganito yung itsura ng dreadlocks nila. So dapat palagi tight and maayos na maayos. So yun yung nagkakos ng traction, kaya napupul sila. Kaya nga, if you're going to talk dun sa mga kilalang lacticians dito sa Pilipinas, hindi nila nire-recommend yung constant repair. Sinabi nga sa akin ni Boss Aija is, ano, yun, shoutout sa Dread Manila. Sila yung gumawa na itong dreadlocks ko. Isang recommendation nila is dapat once a year lang nagpapa-repair or kung kailangan na kailangan lang talaga. If you have formal events, yun, doon ka lang magpapa-repair. But as much as possible, dapat hindi mo masyadong ginagalaw yung dreadlocks mo. And then, yun, once a year lang dapat yung repair natin. And also, another tip nila, pagka magpapa-dreadlocks ka is dapat after mong magpa-dreadlocks, hindi mo agad babasain yung buhok mo. Kasi yung tubig nga is nagkakos din ng weight sa buhok natin. Mas lalo siyang bibigat. So, hihintayin mo muna na, kasi pagka natapos kang i-dreadlocks, feeling mo talaga sinabunutan ka or parang may pasa yung sa ulo mo. Especially pag hindi ka sanay na tinatali yung buhok. So yun, dahil na-pull siya ng sobra. So hihintayin mo munang maghilom yun. Pag wala ka nang nararamdaman masyadong tension sa buhok mo, dun mo palang siya kailangan basain. So yun yung mga tips na binigay nila sa amin. So just a disclaimer then regarding to this topic, hindi porket palaging nahihila yung buhok mo is magkaka-traction alopecia ka na. So you still need to consider your lifestyle, genes, and age. Kung sa family ninyo is meron talagang nakakalbo, so more likely nasa genes nyo yun, so mag-isip-isip na kayo doon. So yun, going back to the helmet, actually akala ko okay na dati yung medium na helmet yung suot ko. Then during my first ride, kasi nga yun, from Manila to Cavite, kailangan ko magpabalik-balik. Papunta pa lang ako ng Cavite, may na-feel na akong iba. Sumakit bigla yung ulo ko habang nagra-ride ako. So yun pala, doon ko lang na-realize nung pabalik na ako,
Tapos ganun ulit yung naramdaman ko na sumakit. Doon ko lang na-realize na nasisikipan na pala yung ulo ko doon sa helmet. Kaya from medium, nag-switch ako sa large. Then tumingin din ako ng ibang clips sa YouTube regarding that topic. Ang sinuggest nila is dapat daw if you're wearing a dreadlock, especially pag mahaba na, kasi sa akin hindi pa naman ganun kahaba, is dapat daw meron kang 3 sizes ng helmet. So kung ako, kailangan meron akong medium, may large, and extra large. Ganun daw dapat yung sukatan ng helmet. But the problem is, hindi naman ako ganun kayaman para bumili ng 3 helmet din. Medyo mali pa nga yung nabili ko kasi large lang. Dapat pala dumiretso na ako dun sa extra large kasi medyo may nafe-feel pa rin akong tightness pag mali yung pagkakalagay ko nung helmet sa ulo ko. So I'm going to show you kung ano ba yung mga methods na ginawa ko dun sa setup ng buhok ko pagka naka-helmet ako. So yung first ko, ito yung mga failed test ko eh. So una, magsusuot lang ako ng parang headband. So for example, ito yung headband. So nagsusuot lang ako ng headband. Nilalagay ko lang yung buhok ko sa likod. And then, susuot ko siya ng parang ganito. Yan. Okay, so kaya ko to sinusuot kasi nga yung sa helmet natin to is ano to eh, pag tumama yung dreads dyan, parang kumakapit siya, kumbaga yung parang sa yung friction sa microfiber, ganun yung nafe-feel dito once na tumama siya. So para ma-minimize yung ganung pull, ginagawa ko is naglalagay ako ng ganito. Then eto, dito muna ako sa small helmet, tapos ako siya nilalagay ganyan. So yan, so kung mapapansin niyo, yung lahat ng buhok ko is nandito sa likod. Yan. Okay. Pero yon, at actually ito yung method ko nung una na nag-cause nung headache. So ngayon pa lang habang nagsasalita ako, kakalagay ko pa lang na feel ko na yung tension dito sa harapan, parang may tumutusok na. Yan. Actually nagkapasa nga yan eh, yung dito ko, dahil pinilit ko pa rin siyang gawin bago ko siya naisipan na ibahin. So yun yung failed method 1, which is yung nasa likod lang yung ear, tapos ganyan lang, parang headband. Pangalawa, ang ginawa ko is one side naman siya. So for one side, ganyan lang, ganun. Minsan naglalagay pa rin ako ng headband, pero ganyan pa rin. So actually mas severe to kasi nasa isang side lang yung dreads, and then meron pa kasi kung mga beads na ganito. So nung ginawa ko to, mas worse yung naramdaman ko. Sumakit na yung dito ko, then sumakit pa yung tenga ko dito kasi nga lahat ng beads is nakastuck doon sa likod. Tapos may isa pang pinakita sa akin, which is the top head. Kumbaga, kukunin mo sila lahat, ipapatong mo lang dyan sa ulo mo, and then tsaka mo isusuot yung helmet na ganyan. So hindi ko na pinush to kasi ano, mukha kong tanga. Pero yon, at saka yon, medyo gipit na, hindi ko na siya maisasarang maigi. Kung tension lang ang usapan, wala talagang tension dito kasi nasa taas na lahat yung ano mo eh, dreadlocks mo. Kaso nga lang yan, maiipit siya ng sobra. So that's the failed tries. So eto na yung pinaka maayos na way na napansin ko na minimize na tension talaga sa ulo, is yung Captain Jack Sparrow na style. So yung Captain Jack Sparrow, so kung mapapansin nyo yung dreadlocks ni Captain Jack Sparrow. So ang method na to is i-distribute mong maigi yung dreadlock to the side at saka sa likod. So yan, syempre hindi pwedeng nasa harapan kasi mabablock na niya yung sight mo habang nagmomotor ka. Then from here, yung headband ilalagay mo lang na ganyan. So yun, maganda nito is medyo nami-minimize niya yung tension dito kasi may cloth pa rin. Tapos yun nga, mag-slide lang yung cloth ng helmet sa gilid, kaya okay lang din. So ito, try ko na siya sa mas mahirap na helmet, which is the large one, pero full face na siya. So yun din pala, pag ganito pala yung method, dapat hindi mo siya susuot na nakatayo ka, tapos tsaka mo siya igaganon. Kasi ganun din, yung gravity naman yung magpupull ng hair mo. Kaya usually ginagawa ko, umuyo ko ako ng konti, tsaka ako siya pinapasok na ganun. So ayan, okay, bend ka lang ng konti. Pero yan, kung mapapansin, yung feeling naman niya is equally distributed nga yung tension, which is nandito sa gilid at saka sa likod. So yun yung medyo nakakailang eh, kaya sumasakit yung ulo ko noon kasi lahat ng buhok ko is nasa likod. Tapos, or napupull yung helmet pa atras dahil kailangan na space nung
buhok ko. Eh dito, hindi siya masyadong nagpe-press sa isang angle lang, nakadistribute siya sa lahat. That's the first one. The second one is yun na nga, yung wearing a balaclava. Pero ganun pa rin, dapat hindi mo ipepress or hindi mo ilalagay yung buhok mo on one side lang. Dapat nakadistribute pa rin siya, side at saka sa likod. So ayan, wala na magiging friction kasi nga may tela na. So dun na, dyan na mag-i-slide yung helmet natin. So just make sure lang na yung ano talaga natin, yung dreads natin is nasa gilid or nasa likod na ng buhok, kasi pag nandito, yun, maaapektuhan naman yung motor natin. Tapos yun nga, meron akong napanood din na video na nataranta daw siya. Kala niya may bubuyog na sa ano, sa loob ng helmet niya, kasi nga nagdadanggel yung isang ano, isang lock niya. Then from here, slide na lang. Mas madali siya. So wala siya masyadong press sa ulo, sa harap, likod. Naka-distribute yung tension. Another disclaimer, lahat ng sinabi ko regarding the topic of this video is just according to my research and experience. I'm not an expert when in terms of dreadlocks, but yun, I just want to share my experience and also yung mga naka-dreadlocks dyan na nagmomotor din, if you have a better idea or better method dun sa struggle na pinag-uusapan natin ngayon, please feel free to comment down below and let's see, para rin matry ko naman and ma-share ninyo kung ano ba yung method ninyo pagka nagmomotor tayo. So ayan guys, I hope nakatulong tong video na to, lalo na kung may plano kayong magpa-dreadlocks and mahilig kayong magmotor tulad ko. So if you want more content like this, please don't forget to like and subscribe and share nyo rin kung pwede. Okay, so there again, this is Ka of All Trades and I'll see you on the next one.